ilalagay na natin ang ating very last ingredients since walang sili. So, pwede naman lagyan ng dahon ng ampalaya para lalong mapait ang ating papaitan. So, napaka-importante guys, no, na yung mga dahon-dahon na nabibili natin or nilalagay natin sa ating mga iluluto ay ibabad sa tubig bago isahog. Tingnan nyo guys, naiwan yung mga dumi-dumi. Good morning guys, this is Marcida Vlog again, OFW farmers na napadpad dito sa Saudi Arabia. Today's video guys is magluluto tayo ng papaitan. Alright. So, ang ingredients natin ay luya and sibuyas, then bawang. So, ito na lang natitirang luya ko. Then, meron tayo dito naka-prepare na papaitan. Malinis na siya. So, ililinis ko na nung karaang araw. Ang kailangan na lang is lutuin. Alright. So, ito siya guys. Yung malinis ng papaitan. Hiniwa ko na ng maliliit. Ayan. So, tuwalya. And then, yung isaw. Tapos yung bara. Ano ba yung tawag sa baga ba? Baga. So, yun lang yung meron. Kaya, yun na lang lutuin. So, mostly kasi, ang papaitan ay laman loob ng baka. So, sipasahin na natin. So, disregard nyo na lang guys itong improvised na kitchen ko. Kasi pansamantala lang naman itong kitchen na to. Uuwi rin tayo ng Pilipinas. So, huwain natin yung bawa. So, yung paghiwa ng bawang, sibuyas ay di naman kailangan mabilis, no? So, pag araw-araw nyo naman ginagawa, parang napra-practice nyo na rin kung paano maghiwa ng mabilis. So, huwag nyo gagayahin guys kung style ko maghiwa, baka masugatan kayo guys. Ilang beses na rin ako nasugat, pero habang tumatagal, napapractice din natin yung maghiwa ng mabilis at hindi tayo nasusugatan. Kailangan lang pino yung luya para kasamang makain guys, kasi pang tanggal to ng lansa. Medyo malansa kasi yung laman loob. Kaya kailangan ng pinong luya. Pero pwede naman yung powdered na luya. So yan, i-design na natin. At kailangan natin mainit ng ating bawali. Okay.
mainit na yung ating kawali, maglalagay tayo ng mantika. Kunti lang para may pangluto lang sa ating mga ingredients, mga bawang at saka yung sibuyas. Pwede na natin diretso gamit ang sangkalaan. Natin. I prepared kasi lagi akong lagi kong inuuna itong bawang. Antayin lang natin mag-brown konti. Saka natin isunod ang ating sibuyas. At saka luya. Alright. Okay. So, napakadali lang, no? Na lutuin ang papaitan. Kailangan lang may taga. Ang mahirap lang kasi na papaitan yung paglinis ng itaw at yung tuwalya. Kailangan mong linisin mabuti at pakuluan ng ilang beses para mawala yung kanyang amoy. So, kailangan natin itong para gisahin natin ang ating mga hiwang papaitan. Ang bango, guys! Hindi naman kailangan na sunugin yung ating ingredients, guys. At paglagay na tayo ng ating papaitan. Gisahin lang natin ng gisahin hanggang medyo maluto sa konti. Hanggang matuyo. Ayan lang natin may takit. So after natin magisahin, hanggang natin ang tubig. Depende sa inyo kung gagamit kayo ng mainit na tubig. Yung kumukulo na para diretso na siya kulo. Alright, since kumukulo na ang ating papaitan, meron tayong hapdo dito. Ito yung hapdo ng baka. So, lagyan lang natin ng sakto lang. Optional lang to, guys. Kaya tinawag na papaitan kasi meron siyang papait. Pampapait. So,
hindi ko ilalagay lahat baka masyadong mapait. Hindi naman tayo. So, hintayin lang natin na kumulo ng kumulo. At pakuluan natin ng 10 minuto hanggang 15 minutos. At saka natin ito titimplahin. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng black pepper. So depende no kung gaano karami yung ilalagay niyo ng black pepper. So malapit na tumaluto guys. Kuluan muna natin ng mga 4 na minuto. At since wala akong nabiling sili, maubos na. So meron ako ditong chili powder. So optional lang to guys, depende sa inyo kung chili powder or yung sili na verde, yung mahaba, yung ilalagay nyo. Yung talaga yung nilalagay sa papaitan. Pero wala ako nun. Wala akong mabilihan dito eh. Sa patapa. So, lagyan ko na lang konti para pang patanggal ng lansa. So, pakulaan muna natin to ng mga 3 minuto at ito ay luto na ang ating papaitan. Alright, tikman na natin yung sabaw. Kung mapait ba ang ating papaitan. Sarap guys. Papaitan nga. Mapait. At lagyan pa natin ng kunting papaitan. Para sakto sa timpla ang ating papaitan. Dagdagan natin ng asin. So, hindi to coffee meat, no? Asin ang karga nito. Alright. Katapos, i-mild natin pakuluan. At lalagyan natin ng dahon ng ampalaya. Since wala tayong sili, lalagay ko na lang yung ampalaya dyan, yung dahon. At pagkatapos, lagyan natin ng konting sinigang sa sambalok para maasim ang ating papaitan. So, mas masarap to, no? Kung maasim-asim at mapait, maasim na mapait. Dahon ng ating ampalaya. So dito guys sa abroad kahit ano lang ang meron, so dahon ng ampalaya pag bibili ka sa tindahan, kung ano lang yung meron, yun na yung mabibili mo. So hindi katulad nung sa probinsya na price, no, yung bagong pitas. Kung may tanim ka lang sa yung bakuran ay mamimitas ka lang ng talbos at dahon. So kahit medyo bulok-bulok na guys, at least nakarip naman siya, sariwa pa rin yan pag naluto. So kumulo na ang ating papaitan. Ilagay na natin ang ating very last ingredients. Since walang sili, so pwede naman lagyan ng dahon ng ampalaya para lalong mapait ang ating papaitan. So napaka-importante guys, no, na
yung mga dahon-dahon na nabibili natin or nilalagay natin sa ating mga niluluto ay ibabad sa tubig bago isahog. Tingnan nyo guys, naiwan yung mga dumi-dumi. So, luto na ang ating papaitan. Takpan muna natin konti at pakuloyin natin ng medyo malakas-lakas konting apoy. At luto na ang ating papaitan. Ayan guys, ito na yung ating finished product na papaitan. Ang sarap. Alright, that's it guys. Thank you for watching. Marcy the Vlog is signing out for now. See you in next vlog. Bye bye bye.